Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magre-react lang tayo sa tatlong topic ngayon. Unahin natin itong ang COMELEC nagpasilip na nung paggawaan ng balota. At pangalawa, itong si BBM at Sara na balita na umaapaw yung mga suporta. Good news ito. At pangatlo, itong si Coco Pimentel sa mga bagong aligasyon ni Commissioner Neri sa COMELEC. So tatlong bagay ito, guys, at maganda itong magre-react tayo dito. Okay? Sige. Simulan natin itong una. Muling iginiit na Commission on Elections na transparent at wala silang kailangang itago sa paghahanda para sa 2022 national elections. Sa katunayan, ipinasilip ng poll body ang mga gagamiting vote counting machines at canvassing system. Ang sentro po ng balita mula kay Karen Villanda. Tingnan niya rin. Sa harap ng kuna na kaugay sa transparency ng Commission on Elections sa paghahanda nito sa May 9 national and local elections, nagsagawa ngayong araw ng walkthrough ang COMELEC sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna upang ipakita ang mga vote counting machines at pinasilip nila, guys, para talagang pinaalam nila sa mga taong bayan na wala talagang dayang mangyayari ngayong palapit na eleksyon, di ba? System para sa May 9, 2022 elections bago ito ipamahagi sa mga probinsya simula April 2. Laman ng VCM kit ang modem, SIM card, password, FTS ballot, paper seal, plastic security seal at marking pen na nakatakda ding sumailalim sa final testing. Ipinaliwanag din ng COMELEC ang proseso na pagdadaanan ng VCM at ng canvassing system para sa testing bago ito isabak sa eleksyon. Kaugnay nito, muling tiniyak ng COMELEC ang integridad ng automated elections. Yung mga SIM card, yung mga ano ba yun, mga SD card, mga USB. Alam mo, guys, natatakot ako diyan, no? Hindi ko alam, pero noon yung older elections noon, di ba? Walang mga USB, walang mga SD card. So talagang manual yung counting. Ngayon, may data files na through USB. So mas nakakatakot ito pag nawala yung SB or binoycott yung USB, di ba? So mas nakakatakot ito eh. So it's not connected elsewhere. Not even in a network. Kaya when the hacking incident happens, even that knowing na stand alone yung system namin, there is no way that anyone can go into that system without getting inside the memory configuration room. Nagtungo rin sa walkthrough si Senator Coco Pimentel at kanyang kwestiyon ang seguridad ng VCM machine sakaling i-deploy na ito sa mga probinsya para sa final testing. This troubleshooting hub, yan yung secret. Si Coco Pimentel pa ang nag-imbestiga kasi baka raw daya si Manny Pacquiao. Ala kayo! Ito or pwede na rin ipaalam sa public where that is physically located. Ipapaalam natin, maybe if kompleto na si Director July with all the locations of the regional hub kung saan magkaroon ng temporary storage, that will be even publish it. Mas maganda para alam lahat. Magkakaroon din ng walkthrough sa media at stakeholders. Dapat may watcher sa mga different candidates, di ba, para patas. Ang COMELEC sa National Printing Office kung saan iniimprinta ang mga official ballot. Karen Villanda para sa Bayan. Oh, ayan. So, para sa akin, no, maglagay na lang sila ng watcher kada, may watcher si Lenny, Bongbong, lahat ng mga kandidato may talagang mag-observe kung talagang malinis yung ano, di ba? Ito, panoorin natin itong pangalawa nating topic about BBM at Sara. Okay. Samantala, iginiit ng isang malapit na kaaliado ni presidential frontrunner Bongbong Marcos na higit pa sa resulta ng mga survey ang nag-uumapaw na suporta ng sambayanan para sa tambal. Sabi nila na yung survey daw, no, ng latest survey ngayon, DZRH or sa Pulse Asia, mas ano pa raw, mas umaapaw pa raw yung suporta, di ba? So yung kung titingnan niyo ang on the ground, mas marami pa raw tao, mas ma-feel pa kaysa sa survey ba.
ng BBM Sara. Si MJ Mondial sa detalye ng balita live. MJ, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Yan ang komento ng isa sa mga malapit na kalyado ni presidential frontrunner Bongbong Marcos matapos consistent na manatili sa top 1 ang BBM Sara Unity Team sa mga nagdaang survey buhat pa noong nakaraang taon. Consistent yan hanggang May 9. Number 1 uli sa pinakahuling Pulse Asia Survey ang tambalang Bongbong Marcos, Sara Duterte. 60% ang nakuha ni Bongbong habang 53% ang nakuhang voter preference ni Mayor Sara. Si VP Lenny Robredo, number 2 kay BBM, subalit 15% lang ang nakuhang voter preference. Number 2 naman kay Mayor Sara sa VP Survey, si Senate President Tito Soto III sa 24%. Ngunit ayon kay Attorney Alex Lopez na pambato ng Unity Team sa pagkaalkalde sa lungsod ng Maynila, higit pa. Pero mananalo to si Lenny pag drone shots ang ano rules and guidelines. Ang suporta ng mga tao sa ground sa resulta ng mga pre-election survey. Lalo na sa Maynila na maraming naniniwala sa panawagang pagkakaisa ng unit team. I think yung survey ngayon, although number one na sila, I think it's not really reflective of the real sentiments of the people because I think they will get more votes. Si Pacquiao nga ay nagrereklamo kasi lahat raw na mga mahihirap boboto raw sa kanya. Tas ang survey raw mahihirap raw hindi in-include sa survey. Pacquiao pala. Pinamulaan na naman ni Lopez na Isko Country ang Maynila. Bilang isa si incumbent Manila Mayor Isko Moreno sa mga kalaban ni BBM sa presidential race. Lalo na ngayon, ani Attorney Lopez na may issue ang Manila City Government kaugnay sa di tamang paggamit sa pondo ng bayan. Hindi po totoo yan. Nakita niya naman no, sa mga surveys at sa pag-ikot po ni BBM na kung gaano kainit ang pagtanggap sa kanya. Nung nakaraan nga, 24 kilometers yung motorcade namin na natinayin namin for 1 hour. Ito siya is tatakbo bilang mayor ngayon sa Manila at saksi niya na ng motorcade si BBM sa Manila, maraming tao guys. Maraming tao. Balwarte yan ni Isko Moreno ha, pero maraming taong dumating. Kahit sa caravan niya, sa gilid, ang dami. 50 minutes, nakaka 3 hours na kami, nandun pa lang kami sa kilometer 5. Yan, saksi siya, di ba? Matatandaan na jam-pack ang nagdaang pagbisita ni BBM sa Maynila kung saan pinagkaguluhan ng supporters ang motorcade nito. Ngayong araw, nasa 9 AC. Mas dami pa yan kay Isko na taga Manila yan si Isko ha. Tingnan nyo. Diha ang buong unit team kung saan mainit silang tinanggap ng mga taga-suporta. Kasama ng mag-tandem ang kanilang mga senatoriable. Ang dami. Mga silang sinamahan ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Para naman kay Attorney Lopez, di magtatagal ay babalik rin sa Maynila si BBM. At kung pala rin, hindi lamang sa Maynila, kundi magbabalik ang mga Marcos sa buong bansa para ituloy ang pagbabagong inaasam ng lahat. Tuloy-tuloy na yan. I think he will be the same visionary. He will more than his father. He will have something to prove because they have been much maligned for the past 35. Oo nga eh. Itong si Bongbong Marcos, matcha-challenge ito kasi maganda yung mga nagawa ng kanyang tatay, di ba? So, matcha-challenge ito si BBM eh. Kaya guys, BBM tayo guys. Years. So, kaya natitiyak ni Attorney Lopez na magbabalik sa Maynila itong si presidential frontrunner Bongbong Marcos at hangad niya na makasama ni BBM ang kanyang running mate na si Davao Mayor Sara Duterte. Ang tanong kung kailan, hindi pa masabi sa ngayon ni Attorney Lopez basta natitiyak babalik si BBM sa Maynila. Para sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo Kyle. Okay, very good. Itong si MJ Mondihar. SMNI ito guys ha, SMNI. So let's go on to yung kay Coco Pimentel na bagong aligasyon ng Commissioner Neri, okay? Yung reaction ni Coco Pimentel sa
COMELEC. Play. Senator, ganito. Sige, alam kong busy ka. Bilisan na namin. Ito sa COMELEC, ano bang, although kanina si Commissioner Garcia ay may maraming mga paliwanag, baka may mga assurance naman na wala naging problema sa printing, ano at iba pa. At sabi niya, yung mga watcher, observer, hindi pwedeng wala. Kailangan talagang nandun niya sa anumang oras, anumang araw. Ito yung sinabi ko kanina, di ba? Dapat may watcher talaga during election. Hindi pwedeng mawala yan. Ilalaban daw niya yan. So, kayo, ano ba inyong na-discover doon sa Senado? Parang yung ibang opisyal ng COMELEC na inyong naimbitahan doon, parang hirap magpaliwanag, nawawala pa yung signal. Kaya tuloy yung speculation, kumalat na baka may something. So, paano mo ipaliwanag ito, Senador? Kaya napilitan yung chairperson namin sa Thursday, harapan na eh. Wala nang signal. Harapan na, face to face. Guys, naniniguro talaga itong si Coco Pimentel kasi si Manny Pacquiao mananalo. Mananalo ito. Ha? Pag-apat sa ranking sa survey. Kaya siniguro niya na walang dayaan ang COMELEC. Ano? Naririnig niyo ako, Mike? Yes, go ahead, Senator. Okay. Lahat nung sinabi ni new commissioner George Garcia, sangayon po ako doon kasi point of view ng outsider yun eh. Practitioner kasi siya ng law, electoral law. Tapos siyempre, nagde-defend siya ng mga may kaso or nagpa-file siya ng kaso na may mga protesta. So, nakita niya na mahalaga talaga na lahat ng importanteng hakbang o aksyon konektado sa eleksyon dapat bukas sa publiko, bukas sa mga watcher ng mga interesado. Sino ba yung interesado? Mga political parties and candidates, and then meron pang mga NGO din na interesado. So, yun po yung parati na ako, naniniwala ako doon. Kaya rin ni-remind ko rin yung COMELEC na kahit may pandemic tayo, hindi pwedeng gamitin eh na dahilan na because of that makaka-print kami ng mga 40 million ballots na walang nakakita ni isa kasi ginamit namin ang pandemic as the excuse. So hindi po pwede 'yon. Dapat yung sinabi ni tama nga naman si Coco dito, no? Dapat i-check 'yan lahat eh. Commissioner George Garcia na contingency planning, dapat parating may ganun ang COMELEC. Kasi alam nyo guys, ang nangyari ng 2016, no? Si Bongbong Marcos natalo, di ba? Nakaremember ba kayo? Na nag-brown out lang? Pagbalik ng kuryente, wala na. Goodbye BBM na tayo. So dapat talagang watch over the during this election yun. Kung sumama ang alert level, hindi pa rin pwedeng sekreto na lahat. So, but dapat meron pa rin way. So, kung takot sila sa virus, nilagyan nila ng physical barrier, pero meron pa rin dapat. Ay, rason na yan ang COMELEC. Yung rally niya, campaign rally nga, nagsiksikan yan. Yan pa yung paggawa ng balota. Diba? So, magawa yan ang paraan. Nakakita kasi yan po yung spirit of the law, yan ang mandate of the law. And yes. Then yan din yung hinahanap ng mga ano eh, ng mga nagpa-participate sa eleksyon. So umaasa kayo na maayos ito at doon po sana umaasa siyang manalo si Pacquiao pag walang dayaan. Yan. Una na kung lumabas doon sa inyong unang hearing 66.4% yung na-print na eh. Doon nag-react ang taong bayan, nagdududa sila, may proposal nga na huwag na daw ituloy yan, sunugin pa nga. Parang gano'n, sabi ko, hindi naman gano'ng kadali. So anong plano ng inyong komite? Doon para, although mayroong assurance si Commissioner Garcia kanina. Ang plano is, bantayan talaga para manalo si Pacquiao. Na wala namang problema yon. Pero kayo ba, anong plano ninyo na ito ay makita, bantayan. Ang assurance na talaga nandoon ang mga pangalan ng lahat? Mamaya, merong 2 o'clock na joke lang yun guys. Tawag joke nila lang yun. So, isipin, bubuksan na nila yung National Printing Office na pwede nang makita yung actual printing. Pero yung actual printing kasi niyan, Mike, mabilis yan eh. Siguro yes. Sana magpakita din sila ng mga actual na printed ballots. Printed ngayon, na. Kahapon, sana meron kayong... Guys, sabi ni Coco Pimentel, yung actual printing daw, mabilis. Kagaya sa bilis ni suntok ni Manny Pacquiao. Kung meron kayong reporter doon sa Santa Rosa warehouse ng
Laguna. Sa Laguna, warehouse ng Comelec kahapon. No, Coco. Mm. Yan yung box na pinapakita ninyo kanina. Nagbukas sila ng actual box, yung ready for shipment na box. At merong printed ballot doon. Ang ginawa ni Commissioner George Garcia, kasi first time talaga makakita lahat ng printed ballot. Yan guys, yung makikita mo, yan, pinasilip yung printing area ng Comelec. Pinakita niya kahapon. Inaccusation pa. Oh, so maraming ngayon photographers ang sabi ko, ayan, i-close up ninyo at nakunan ninyo ng litrato at paki-post na lang sa website ninyo para ma-check talaga ng mga kandidato pagka-presidente. Suggestion lang, no? Kasi ayaw, nagrason yung Comelec na dahil sa COVID, hindi pwede maraming tao. Magbutang na lang, maglagay na lang sila ng ano, yung CCTV focus live, di ba? I-live yan sa Facebook live na while printing. Ganun dapat. Vice President, Senador, Party List. Party List. Party List tsaka yung specific na lugar kung saan galing yung balota. Nakikita nila na, oy, yan. Actual, yan yung actual na. Kasi ang nakikita kasi namin ngayon na ang tawag doon, Mike, template eh. Template lang. Eh ngayon ito actual. So pinakita yun ni Commissioner Garcia kahapon. Eh, marami naman nagkuha ng picture. Sana ano po nila, ilagay nila online para ma-double check na po ng lahat ng tao. Oh, yung bang PDP cares, yung number 8 mong yan, nakita mo ba yun doon sa party list? Importante yan, ganyan. Nakita mo yan? Oo, nakita ko na. Nakita ko na. Sir Mike, di noble check niya kasi para matalo nga, para hindi matalo si Pacquiao. Kasi back to back yan eh. Ang nasa unahan, di ba? Presidential, vice, senador, saka ano, tapos yung party list. Nasa... Si Atienza, baka matalo. Likod eh. Di ba? Correct. Tama po yan. Kaya siguro, ipaalala na rin natin sa mga kababayan natin na back to back po yung balota. Back to back yung balota, ha? Back to back rin manalo si Atienza at si Pacquiao. Naka-interesado kayo, yun yung presidente at saka yung mga lokal ninyo. Pero sa likod, meron din po kayong one vote for party list. Importante din po i-cast nila yon. Ano party list mo? PDP ka pa rin? PDP ka? Okay. Umalis kayo sa PDP. Pero Senador, ganito, bago ko ibigay kay Jed, ano, dahil alam kong busy po kayo, aalis kayo. Nakumbinsi ka, nakita mo na yung pwede kang... Oo nga, Mike, bilisan mo kasi mangangampanya pa sila ni Pacquiao. Kasi matalo sila kapag magtatagal ka ng ano. Sabihin, yung mga taong bayang hindi nakakita at nagdududa, ilang araw na nagagalit tungkol sa... Bilisan mo, Mike. Isong ito. Sa tingin mo, walang problema? Nakumbinsi ka na safe? Nandun lahat ang kandidato, lahat, walang problema dun sa 66.4% na balotang na-print na, Senador? Yung sa sample kahapon, hindi ko rin masabi, Mike, kasi kailangan makita ng photograph eh. Kailangan sa picture natin na i-enlarge pa natin kasi hawak lang naman ni Commissioner George yun. Hindi rin kaya na mata ko lahat tignan at saka hindi ko rin hindi ko memorize lahat ng senador, lahat ng party list, hindi ko rin po memorize. So yan po yun. Kaya yan yung purpose presidential po. Naman siguro. Importante yung presidential. Nandun naman lahat. Presidential. Marami rin. Pero hindi ko rin masyadong nakita. Dapat sisiguruhin yung presidential. Kasi guys, iba't ibang lugar yan, di ba? Iba yung printing ng isang Visayas, Mindanao. At kasi meron kasing mga vice mayor dyan, di ba? Mga councilors. Kaya iba-iba yung printing dyan. Pero dapat i-check lang yung presidential, vice presidential, at yung senatorial. Yun ang importante. Sampu lang naman yan eh. Okay. Meron din distansya. O, 10 tapos 9 yata sa vice president. Opo. Okay. Sige. Anyway. Okay, so yun lang guys. Ang ating nireaka natin. Si Coco Pimentel, chinek talaga niya sa... Chinek talaga niya sa Comelec kasi baka matalo si Pacquiao. Pero joke lang yan, Coco Pimentel, ha. Good job pa rin, Coco, na chinek mo. Napaluha tuloy ako. Good job na chinek mo. So, babantayan pa rin nila ito at tuloy-tuloy na ang pag-imprenta. Hopefully guys na we have tumutong green screen ko.
Okay, ganyan. Yan. Sinuntok ni Pacquiao. So, ayan guys, ha. So, hopefully, we have a clean and honest election. Continue to watch over COMELEC na hindi walang dayang mangyayari. Kasi, baka matalo si Pacquiao. So, guys, hanggang dito lang. Subscribe and hit the notification bell. Like and share this video, guys, para umabot ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, see you in my next video. Hanggang dito na lang po muna. Have a great day, mga kadodomon!